Maraming maraming salamat sa Visa. Shoutout sa lahat ng sumusuporta live. Flip top, pag-ingay para sa parating na Rapolo. Shoutouts nga pala, one statue. Shoutout sa Bomb Shelter, Whipcaps. Malayang shoutouts kay Sloge na hindi natin kasama ngayong gabi. Flip top staff palagi. At Visa, syempre. Ito, unang laban na ganito klase, 2-on-2 FemC vs. MC. Sa kanan, representing Crazy Fam, Big Pro, at Tuesday Troop, at Marshall Camp Records, magigay para kay Hearty at Lil Cisa. Siguro kiwi ang deodorant nyo.
At alam nyo bang itong mga kupal na to, lahat yung hinuhuli ng mga taga DNR, kaya sila inis na inis. Kasi kapag nalilig ko sila sa ilog, napagkakamalan silang janitor fish. Ma? Sobrang pangit nyo. Kaya ang lolo nyo nag-suffer sa unlimited stroke. Financially broke tong mga lokong to, papa cocaine. Unlimited coke. Sa wala ang masa sa inyong mga corning unlimited jokes. Sa sobrang ulyanin nyo sa mga battles nyo, puro kayo unlimited jokes. Kasi nga, utak insekto made in recto. Kaya ang mga punchlines nyo may defekto. Kaya ang mga bars nyo walang efekto. Hindi na kayo maging level up forever weak sa laro, Dota. At kung kayo ang higanting daga, ako ang female rap killer, Dora. At kahit babae ako, wala akong inuurungan, Goss. I'm doper than you, you. At kahit lalaki kayo at kayo may bayan, I have more balls than you, you. Fuck you. Magsasalita kami ng bastos. Hindi kami ganoon. Mag-gentlemen kami. Kumusta ka na, pre? Asan si Hardy? Dito. Eh, bakit nandito ka? Pok-pok. Sama-sama pa mag-martilyo? Pok-pok. Tama na yan. Saan? Eh, bakit nandito ka? Pek-pek. Ayoko na, ikaw na mauna. Yo, check! Yung hubog na katawan mo parang punong tinatatuan. Magiging matugungan laban para kang tinatagusan. Nagpakuli ka pa ng buhok, mukha kang sisiyong na premyo sa palabunutan. Ang first time battle namin ito sa FEMC, magiging history, malarip, please believe it or not. Hindi ko na kailangan pumunta ng Hollywood para maglakad sa Walk of Fame kasi ngayon yung beti, natapakan ko na itong mga sikat. English conference, wala ako sa King of the Dot. Kasi mas pinili kong pasukin yung butas sa mga to, so call me King of the Spot. Tawagin na lahat ng makakadaluman ng mga angkay ng wala spirit of the glass kasi yung malahit ng babae, ito na yung last boss. Pero yung make-up ni Harky, makamal pa sa make-up ng bangkay ni Marcos. O, atin may tsura para make-up ng bangkay. O, una sa lahat, hindi mo ko kaya kasi yung agwat ng utak natin parang susumo, hindi mo namantay! Subo na lang. Hoy! Kamusta ang pag-aanap ng mga pera sa rap contest? Alam mo, mag-umidad ka ng 80 at mahili ka pa rin sa mga hikaw at pakwena na de Colores? Ikaw na yung papalit kay Bella Flores. Akala nyo ba natatakot nyo kami? Hindi kami natatakot! Tinitigasan kami! Ano, madam? Yung lesson plan tapos na ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Bumabattle ka na di pa tapos ang responsibilidad mo. Ano yan? Sino na lang gagawa ng mga visual aids? Itong kasama mong tumapapel na teacher aid? O siya, sige. Sasabihin ko ng malinaw, walang halong filter to. Kahit tong dalawang to sa mga kababaihan leader to. Alam nyo ba, itong si Hardy talagang gold digger to? Pinatulan niya lang si Negatibo. Akala niya kasi Gintol yung kumikilang tatar-tar sa liwin. Malagliter, bro! Ito yung gold digger na boba, masarap ko to, Santo. Kasi nung sinabi kong time is gold, dinamaw na yung orasan ko. Pok-tun. Kasi may putok si Hardy. Yun yung bumabuhang ko na shout-out.
Kahit yung kakampi niyang malaki po sa ang pagdami, gusto na mag-back out. Lagi yan nagtatanong na gabo sa puto, kaya madalas sa Watson ang hangout. Pag naamay ko, malamang mahimatay din ako sa gitna ng stage, balahatons knockout. Oo pare, si Poktu, kilala ko. Nakita ko sa video ang loko-loko. Naaalala mo pa to. 3 years ago, ang sabi mo sa kalaban mo, kapag nagjaja ko lang boyfriend mo, ang ini-imagine ay ako. Eh, proud ka pa! Kapag nagjaja ko lang ka na, natutuwa ka pa! Ngayon, sabihin niyo sa akin, kung mabaklaan ang pagpatol sa kanila, paano namin sila re-respetuhin kung sarili nga nila mismo binabastos nila? Mga bastos! Mas bastos pa kayo sa sota! Yung utong mo, green! Kamukha ng ulo ng okra! Yo, oh! Nilaglabas ako ng music video ang views doon, hundreds. Pero going to millions. Nilaglabas ako ng music video ang viewers noon, hundreds of millions. Sila yung dati magkalaban, pero ngayon magkabati na. Kasi nga sa flip top, one love, one rap. Sila yung Pinay version na gaganap sa two girls in one cup. Oo, sila yung mga pitang babae. Paano ko nasabi? Kasi nung pinatulam yung asawa mo, para ka na rin kumain ng tae. Oo, pare-parehas lang kaming magka. Kalaban dati, pero ngayon magka. Kakampi. Pero ang pinagkaiba namin, mga kuya at mga te, kami, dating magkalaban, pero ngayon magkasamang lumalaban. Sila, dating magkalaban, pero ngayon nagpa-plastikan. Diba? May sinabi ka sa akin sa chat. Sinabi mo na si Lil Sisa, masyadong feeling si katatangat, pero di naman marunong magsulat. Totoo man yun o hindi. Hindi, tama na ginagawa mo yan. Kasi, ang tunay na magkaibigan, nagtatapatan, hindi naglalaglagan. Alam mo kasi Kyle, hindi yung matagal mong bulong na sistema. Kaya ano kayang pera mo si Sisa para na siya nagbibitang nga sa liik? Galema. Taka, ikaw pinagaya mo lagi sa Facebook, mas sexy ka ba kay Labi Pong? Eh, mas kasing hulo pa yung alaga ng girlfriend ko sa cellphone, si Pong. Hiya! Hoy, eto ang konting kaalaman. Meron nga pala ba po yung bagyong paparating, mas malakas pa siya kay Yolanda. Malakas pa kay Yolanda! At ang pangalan niya si Tukso. Tukso? Paano naging malakas si Tukso? Kasi dito kay Tukso, mas marami ang winasak na tahan kay Rami ng mata. Ang yabang ng dating! Akala mo kung sinong mga
lagi mong tinukupit. Wala kang awa at konsensya. Sinususustentuhan ka na niya. Ninakaw mo pa patyalikan siya. Gabi, doon nakaka-turn off ka. Kumampi ka pa sa kapampangan talaga, ha? Yung last battle niya nakaka-boring, sobrang haba talaga. Enigma, hindi niya alam yung 3 minutes. Pasensya ka na. Gabi, to, bakit galit na galit ka? Binasted lang kita, nagkakaganyan ka na. Para naman masabing hindi kayo ako sa palad. Yung noo mo pa rin, malapad. Malapad! Mga teka pa sa higad, di ka makontento sa isa, kaya pala palaging nakahubad sa pig para makatisod ng iba. Meron ka ng kayakap, naghahanap pa ng iba yung mga pagpapaalis sa'yo sa hirap. Ambisyosa ka talaga. Yan ang hirap. Ang perang pagtustos sa kanya ni Lega, isang gabi pa lang, ubos na niya. Gusto mo ng maraming kayakap? Magpakamatay ka! Para next life mo, octopus ka na! Wala na makakapigil ni Boxman na hari ng bumubutok! Kaya-kaya namin akyatin maging apat na bundok! Kahit sa mga aratay, wala yung problema! Walang problema! Kahit madilim at puro talahiban dyan sa kuweba! Magalabas mo! Sa eskwela. Hindi namin kayo titigilan hanggang magsilabasan ng mga caveman.
yun ang eksena! Alam niyo, sa totoo lang, wala namang kami pakito sa kayo umuhugot na lakas at kung kanino kayo umuhugot ng mga talino. Kasi bali wala naman lahat ng mga pinaguhugutan niyo kung mismo kayo mga babae hinugutan sa tadyal ng mga lalaki. Pero hindi naman sa binamalik tayo itong mga babae bagkos pinag mga lalaki pa. Kasi kung wala kayo, wala kami! Si Bea Sisa, muna ako tirahin, bali mo tapos sa laban na to, ligawan na talaga kita. Kapag ako napakasama mo, pwede mo akong pagmalaki. Ang gagawin mo na sa akin, tagalaba, tagalupo, bumukha ka sa gabi. Ako, tagalustay na sa labi, ikaw, tagatimta ko ng kape, isang po, magiging anak natin, bibigyan ka ng 20, ikaw na bahala magpalaki. Pero may gagawin ako. May gagawin ako, hindi naman ako masamang tao. Alam mo ang gagawin ko? Panonorin kita magtrabaho, umaga, hapon, magdamag. Magpapalaki ako ng payag. I'm so good and I'm proud. Para kang politiko, masyado kang mapapel. Pero kung titignan mo ang totoo, wala ka namang papel kasi tignan nyo. Sa no limit Crispin ba si Lord Sisa? Nasaan ang Lil Sisa? Totoo lang, wala naman talaga ang Lil Sisa eh. Walang Lil Sisa, tinan nyo. May lilimahin, may lilibuhin. Kahit mag isang milyon, walang Lil Sisa. Alam ko, di mo ba ganyang karakter ni Maria Clara? Hindi ka kasi mahigdin. Balagura ka. Pero bakit Lil Sisa, nakakaloko na kanto? Kutal malatag naman ang loko mo, dapat pangalan mo, Padre Damaso. Alam mo, Lil Sisa, kung naging panggatong walang silibak na kita. Ikaw, kung naging lalaki ka lang, sinapak na kita. Pambata na nga pinasulat mo pa. Gusto mo makitaan kita ng pambarang bata? Barang pambata? Sabihin mo kay Hearty, break na kami. Nakita ko yung aryola niya gantong kalaki. Ha? Pambata na nga pinasulat mo pa. Sino ba ghostwriter mo? Si Casper? O yung asawa mong hamster? Tandaan mo, hindi mo ako matatalo kahit sa panaginip mo. Matagal nang maruwi ang image mo. Parang cleavage mo. Ngayong December, si Hearty nag-amon sa mga lalaki. May gustong patunayan to, alam ko na. Na kung ano daw ang magagawa ng mga lalaki, magagawa rin daw ng mga babae. Maraming nagagawa kaming mga lalaki na hindi nyo pwedeng gawing mga babae. Kaming mga lalaki, pwedeng ubihin ang nakatayo, kaya kayo. Hindi. Kaming mga lalaki, pwedeng maghubad sa daan, kaya kayo. Hindi. Kaming mga lalaki, pwedeng mag-anak ng maraming-marami sa iba't ibang babae. Pero kayong mga babae, hindi pwedeng mag-anak ng maraming-marami sa iba't ibang lalaki. Kung gagawin nyo yun ang mangyayari, ang pek-pek nyo wasak. Ang pek-pek nyo wasak, kaya pag-iusap, huwag nyong ipagmalaki sa amin na kaya nyong manganak. Kasi hindi naman magkakaroon ng laman ng tiyanyo kung hindi kayo sa amin nagpasibak. Ang sarap! Hindi naman natin may kakilan at si Arky magaling umawak ng mic. Subok mo na yan. Pero pinagtataka ko, bakit yung kakanta ka? Bakit pinapakita mo pa yung kalahati ng pwet mo? Kaya pala meron siyang kanta, in the party, I shake my ass. Pagpasensyaan niyo na to, may halas. Ngayon ko sasabihin lahat ng mga naging lalaki ito sa loob ng isang taon. Umpisa natin kay Jano, rito, kay Jano. Wari, nagpapapansin ka natin kasi gusto mo mong kadate sa February kasi Valentine's Day. Pero habang kayo, nakita kita nagmamarch doon sa Cavite, kasama mo si April. At ang kasama niyong lalaki si Mayor June. Mayor June. Kaya Mayor June delay pa lang, gusto mo na makapag-umaray kasi gusto mo mga pagbalikan kay Obus. Si August yung pinangasa. Napangasama mo no September kasi iniwan ka kasi nahuli ka nakikipaglaplapan noong October Fest. Ha? Tapos iniwan ka niya, pinalit niya kay Ember. Ayaw na ayaw mo marinig yung salitang November kasi naaalala mo yung Nobel niya si Ember. Kaya ngayon December, it's what you need to remember. Sa lahat ng mga nabanggit kong lalaki, sino sa kanila ang kinakasama mo bukod kay negatibo? Wala ka na makahanap na butas pa kasi yung mismong sagot, sinabi na ni Sisa noong huling laban niya nung inutusan kanya na maghugas ka. Sarang nga pala yung mayor. Live! Live! Go, huling para, Lil Sisa, RT, pahinga to. Oo, malapad ang loko, okay?
lang. Kanina sa VIP room, si Rapido nung dumating, bineso-beso si Mokwan, tumalbog lang. Lakikas ng pismi. Oras na ng pag-uukom. Si Rapido at Mokwan kapag pinagpawisan, ako'y almuog. Huwag kayong feeling pogi. Hindi lahat ng babae maaakit sa inyo. Kung kayo rin lang, huwag na. Magmamadre na lang ako. Oo, teacher ako. Teacher ng mga tao. Kaya huwag niyo sabihin na natuwan ko kayo, sir, dahil hindi ako trainer ng mga aso. Pero dapat, ituro ko sa inyo ay kahulugan ng paggalang. Sa mga babae, ang humabatol ay ang mga bakla lang. Ha? Mga wala kayong modo, halatang not educated. Kaya kapag naniligaw, madalas na babasted. Alam niyo ba naniligaw si Rapido kay Hardy noon? Nung pinasted, umilong ng isang boteng lotion. Yung best na matepok, LBM ang inabot. Kaya dali-dali siya isinugod. Saan? Sa ospital, kasi di na umabot. Shit! Kaya next time, tumorma kayo ng nababagay. Hindi yung aakit kayo ng ligaw. Eh, mas mukha ba kayong aakit bahay, ha? Hindi basta-basta ang kinalaban ninyo. Sa larangan ko, nakatatak na ang pangalan ko. Kahit magsumbong pa kayo sa mga kauri ng tikbalang duwende at impacto, magbubuhul-buhulin ko pa kayo. Ha? Ha? Takladay murat-murat, putik na idamo! Nagbayang wala bang katapusan ng mayor-mayor na yan? Eh kung balik na rin kuya ang sitwasyon, kayo ang uuwing dila, darating si mayor, maghugas kayo ng burat! Oo! Ay, ne, wait lang. Ito pala si Mokswan eh. Hindi ko pa ito natira eh. Ikaw, Mokswan! Ikaw, Mokswan, hindi porkit ikaw ang pinakamakapal ang pisngi sa flip top, mananatili kang iconic, generic at idiomatic, expressions mo nagre-reflect sa babaw ng mga kataga mo. Ironic. Oo, unang battle ko sa flip top, natalo ako dahil sa kababayan ko. At sa mga bagay na yan, aminado ako. At sa aking muling pagbabalik, lalong bumagsik ang matagal nang mabagsik. Manas nyo lang, nakaharap kayo sa harap ko. Mga babae kontra sa mga lalaki. Kaya namang piling dominante ang mga kumwakong mali ako kumpare. Huwag kayong pakapante. Dahil sa taas ng antas kong lirisis mo, manliliit ultimo higante. Paano ko nasabi? Di ba si Adan na pahamak dahil kay Eva? At ang magiting na si Samson na pabagsak ni Delilah? Daang libong kalalakihan na naging statuang bato dahil sa sumpa ni Medusa? Kaya hindi nyo may pagyayabang sa akin ang antas ng inyong pagiging lalaki. Dahil sa mga katulad naming kalahi ni Eva, nakatakda ang downfall ng bawat lalaki. Oh, durog kayo sa akin kataga, tagitay kayo sa akin hukuman. Sapagkat mala tektonik, sumanig ang aking versikulo. Lulunurin kayo ng kapabawan niyong wala ng ahon for. Kasi kayo ang pinakabobo sa universikulo. At kung sinuni ang hari ng tugma, at si Negativo ang master of all styles, sa ligang ito na prominente, kayo ang pinakakulelag sa klase, samantalang ako ang summa cum laude. At sa totoo lang, kayo lang naman ang magbe-benefit sa battle na to. Kaya huwag kayong magtaka na after this, tumaas ang mga fanpage nito. Charity works na lang namin yan sa mga katulad yung walang impact at walang dating. Kasi mapagbigay kami sa mga MC na puro pakara, pero in real life, wala namang narating. At alam nyo ba, followers ko lang itong mga kupal na to. Ito na matagal yung request. Ayan. Fansign na galing pa sa bilat ko. Ayan. Napin. Ano, masaya na kayo? Mga ulul, fuck you! Time! Yo, huling banat! Rapid on box one, bye. Anong sinabi mo? Walang kayong pisngi ko? Oo nga, no? Tsaka sinabi mo, dapat hindi namin pinatulan yung mga babae, o dapat di namin pinatulan. Dapat nga. Mga tanga ba kayo? Kung di namin kayo pinatulan, wala kayong kalaban. Kaya ulit, pag kalaban ka, huwag ka na magpapakita ng pusod. Puta, puro buhangin. Yan ba yung pusod ng dagat?
At huwag kang magmamalaki sa akin ng virgin na matagal ka ng warat. Ang virgin na lang sa'yo yung mga pores mo sa balat. Hindi naman itong tunay na Pepsi ito, nagpapanggap lang. Huli na kasama ko itong mag-recording, inabot kami ng 8 oras. Natapos niya isang paragraph lang. Halata naman yung mga bara mo, may gawa si negatibo, mula una hanggang dulo. Kaya sarap bata na ito, huwag kang magkas ng babaeng pangulo kasi bobo ka magsaulo. Buti pa sa'yo trumpo, may ulo. Oo nga, wala kang ulo. Ito lang, puro kalilo. Uchang, di naman maganda yung ilong ko, pero bakit ganyan yung ilong mo? Nakalala ko tuloy yung pangalawang laban ko. Kung natatandaan nyo pa yung kwento, noong unang panahon, na una pa sa panahon ng hapon, nang biglang nagpaulan ng ilong ang Panginoon, ikaw ang kasama ni Caliber na natutulog sa kama niya noon. At nung magising sila, tapos na ang paulan, ang mga natirang ilong sa kanila, yung mga natapakan sa lansangan, kinuha ni Caliber tapos hindi kanya binigyan. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit ang ilong niya ay ganyan. Bako-bako parang hagdan. At ikaw, dederecho ay nakita. Diretsyong diretsyo. Yung ilong mo, liko. Ha? Ano ba yung mga greatest achievements mo? Ano yung mga naabot mo sa buhay? Yung sombrero sa ibaba ng aparador? At wag ang piling matalino. Kasi parang manasabing meron kang bright ideas ay madalas brown out sa inyo. Ha? Alam mo, para bumalik ka, bibigyan ka ng gamot. Umilong ka ng pawis ang sarili ng pagod. Pinili mo yung isang oras bago ka gumising. Bago ka gumising, ha? Tama ng patawa! Masaker na to! Makakatigim ka ng malalas mong salita, malas Satanist word! Yung mga baro ko mabigat pa sa maso ni Toro. Paiiyakin ko to sa sarap, mala Japanese porn. At matapad yung saksihan kung paano wala pahit yung mga wannabe Katy Perry. Sigurado you gonna hear me roar! And I gotta break this bullshit horn! Para mas maganda, gagawa kami ni Mouse ng movie porn. Gagangrapin namin tong Asian teens habang nakasuot ng student uniform. Tapos kukuha ko ng vibrator, papasok ko sa ano mo, nahugis-sungay ng unicorn. Pag di pa nakontento, ipapasok ko sa butas ng ilong mo hanggang mamagayong Cyrus. Tatali ko kayong dalawa, sabay babagsakan ko ng wrecking ball ni Miley Cyrus. Tapos 24 oras kitang ipapatorid sa naglalaway na bunganga ni Righteous. Kamera kasi baka sa dinami-dami ng pwede mong kalabanin, bakit ako pa? Ano ba gusto mo? Chupa? Tandaan mo, katanggapin man yung katotohanan, hindi ka na maganda. Matanda! Pasalamat ka, hindi ako pumapatol sa bakla. Ha? Ikaw ang dahilan kung bakit natuto sa negatibo magpakita ng pwet sa madla. At ikaw, Arif, wala kang kawala. Yung flip-top ginagawa mong malaswa. What the hell, boy? Bakit nagsali ka ng prostitute tapos yung asawa mo kang logo ng Playboy? At kung may kwento sa ilong, meron din kwento para sa lawlaw na suso. Ito dito kwento ko. Isang araw, si Hardy at ang mga tropa niya nag-swimming sa subic. Lahat ng kasama niya chicks, siya lang yung mukhang itik. Yung boobs ng katabi niya, matigas yung kanya lawlaw. Kaya piling niyang iniipik. Alam mo ba kung bakit lawlaw yan? Hindi ka kasi marunong mag-rudik. Bra! Let's go! Yan kasi, feeling maganda ka. Ubod ka naman ng pangit. Hindi ka nagpapakuha kundi camera 360 yung gamit. Sasabihin ko sa'yo, huwag ka sanang magalit. Hindi ka mukhang kaakit-akit kahit sa make-up ka kumapit. Sige, ako na si Boy Pika. Pero pipikapin ko sa alabang itong mga girls. Sabay dadaling ko sa kwarto, tuturuan ko magdasal sa anito, in. Ipukulong ko sa banyo itong queen. Tapos yung ulo, ilulublog ko sa kubeta parang si Navmarine. Kasi pretending ka nakamukha ko si Pink. E mukha ka naman pala kang malaki ang balakang na balakang kang tapos sa kang. Na tinamuran. Tapos yung singing mo, maitip pa sa gilagi, hindi turan. Lalabasin ko yung susumong nangyari sa rubber. Titikta, titigilan agad, hindi ka napapasigaw ng oh babe, among the top of the world. Mapipilita kang isubuto na parang osya. Pero pasensya, binibini kasi hindi ko binibirocha. Yung mga babaeng na may noble tent na pocha. Ha? Tandaan ko, hindi mo ako na akit. Kaya mas pinili ka na mag-asawa at humanap ng pangit. Pek, pek! Time. Let's go, mag-iay para sa laban yun. Laptop number 02, unang laban na ganong klase, FMC vs MC 202 pa.
At mga dating magkalaban na ngayon magkakampi. A boto 5-0 para kay Rapido Mox 1. Okay din, sobrang ganda ng ginawa nila.